Ang pamagat ng ating tatalakayin kwento ngayon ay Mabuhay Ka ng Para sa Ating Dalawa. Ito ay kwentong hango sa digmaan. Ang episode na ito na panglabing dalawa sa panlimang season ng kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano ay salaysay tungkol sa buhay ng isang lalaking kilala sa pangalang Andres. Si Andres ay kilala sa kanyang bayan dahil sa dagsa ng kanyang mga ginagawang pagtulong sa mga tao at pagsilbi sa komunidad. Marami siyang mga isinagawang personal na sakripisyo dahil sa habag niya sa mga tao at upang siya ay makatulong. Malimit siyang tumatayong sandalan ng mga taong walang kakayahan. Masigla siyang tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong. Hindi siya nababagot na gumawa ng lahat ng kanyang makakaya upang ipagtanggol ang mga mahihirap at mga naaalipusta. Habang siya ay nagkakaedad, minithi ng mga taong kanyang tinulungan na siya ay maparangalan. Subalit tumanggi siyang tumanggap ng anumang parangal na gustong igawad sa kanya ng komunidad. At sa unang pagkakataon, isinalaysay niya ang isang pangyayaring bumalot sa kanyang prinsipyo sa buhay. Panahon noon ng ikalawang digmaang pangsandaigdigan. 13 taon si Andres at siya ay nakatira sa bayan ng Austria noong dumating ang mga Aleman na sumakop sa bayang ito. Matapang at mataas ang kumpiyansa sa sarili ang mga mamamayan sa Austria at ipinasya nilang lalabanan sila. Sa bayan na kinaroroonan noon ng buong pamilya ni Andres, nagkaisa lahat ang mga lalaki, bata o matanda, na sisirain nilang isabotahe ang planta ng elektrisidad sa bayan na iyon upang hindi ito magamit ng mga sumakop na mga Aleman laban sa kanila. Alam lahat ng mga natipon ng mga lalaking mamamayan na ang kanilang isasagawang sabotahe ay magiging sanhi ng pagpapahirap sa kanila ng mga Aleman dahil doon din galing ang elektrisidad ng gamit ng sambayanan. Subalit, ang hindi nila napaghandaan ay ang agad-agarang pagpaparusa na isasagawa ng mga mananakop na Aleman sa kanila. Kinaumagahan ng araw ng kanilang isinagawa ang pagsira sa planta ng elektrisidad, dumating ang sunod-sunod na mga truck na lulan ang mga Alemang sundalo. Narinig ng mga mamamayan ang ugong ng mga dumating na mga sasakyan bago nagbukang liwayway. Lahat ng mga lalaki sa bayan, mula sa nagkakaedad ng 12 at pataas, ay tinipon ng mga Aleman sa gitna ng plaza ng bayan. Kung tutuusin, hindi pa noong lubos na gising ang mga batang mga lalaki kabilang dito si Andres. Mabagsik at galit na galit noon na nagsalita ang pinunong opisyal ng mga sundalong Aleman. Inalipusta niya ang nakatipon na lupon ng mga mamamayan. Mga hangal sila kung sa akala nila ay makakatayo silang lalaban sa lakas ng puwersa militar ng mga Aleman. Hinamak niya ang mga mamamayan na wala silang silbi dahil ayon sa kanya, iyong kanilang isinagawang pinaghirapan nila na walang katuturan ay hindi ito makakayanang pigilin ang mga Aleman. Sa halip, ay nakasama pa ito sa kanila dahil mayroong katumbas na parusa ang kanilang isinagawa. Pagbabayaran nila ito ng malaki, sabi ng pinuno. Pinaglinya sila sa isang hanay at iniutos ng pinunong Aleman na bawat taong nasa 20 bilang ay babarilin at patayin. Inumpisahan ng mga sundalong Aleman ang nagbilang at kada 20 lalaki ay hinila mula sa hanay at dinala sa isang sulok at binaril. Sa haba ng hanay na iyon, nagbilang si Andres para alamin niya kung anong bilang siya. Nanlata siya sa gulat niya noong natuklasan niya na 20 din ang bilang niya. Pinagpawisan siya ng malamig sa likod at sa pilipisan.
Nanginig siya sa kilabot habang pumalapit sa kanya ang nagbibilang na sundalong Aleman. Sa mga sandaling iyon, naririnig na rin niya ang mga putok ng baril na pagpapatupad sa bilin ng pinuno na pagbitay. Palapit na palapit ang nagbibilang at naramdaman ni Andres ang mga mata na nakatuon sa kanya mula sa ibang mga lalaki na nasa hanay. Ramdam niya ang pagkaawa sa mga sulyap at mga tingin at gusto niya noon ang tumakbo. Subalit, parang nanigas ang kanyang katawan at hindi siya nakagalaw. At kahit nasubukan niya ang tumakbo, babarilin din siya ng mga sundalo na nasa truck bago pa man siya makatakbo ng ilang yarda. Subalit, sa paghila ng sundalo sa lalaking 20 ang bilang sa unahan bago si Andres, na itutok ang mata ng sundalong Aleman sa hinihila niyang lalaki. Kaalinsabay noon, naramdaman ni Andres ang kamay ng matandang lalaki na may puting buhok na nakasunod sa kanya. Kasimbilis ng pagdiin ng matanda ng kanyang kamay kay Andres, hinila niya si Andres at inihalili ng matanda ang sarili niya sa pwesto ng bata. Gulat na tumingin sa Andres sa matanda, subalit ngumiti lamang ito sa kanya. Bago nahila ng sundalong Aleman ang matanda para alisin sa hanay at para mabitay, nakapag-iwan ito ng bilin kay Andres. Sa mababang tinig sinabi niya, "Hindi mo na sarili ang buhay mo. Mabuhay ka para sa ating dalawa." Nanatili si Andres na natulala habang inilayo ang matanda at dinala sa sulok ng bayan para mabitay. Noong narinig niya ang putok ng baril na alam niyang para sa matandang lalaki, naramdaman niya ang puso niyang lumukso. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luhang tumulo sa sandaling iyon at ipinangako niyang tuparin niya ang hiningi ng matanda sa kanya. Magmula sa araw na iyon, sinikap niyang mabuhay para mabigyan niya ang katuturan ng sakripisyo ng matandang lalaki na bagaman hindi niya kilala, ay nagkusang loob na ipalit ang kanyang buhay upang siya, si Andres, ay mabuhay.